isang estudyante ang hinold up sa dito. Anak, bilisan mo dyan. Kumain ka na, binilang kita ng paborito mong pandesal. Babaon. Kain ko na lang yan, Nay. Sa school ko na lang po kakainin. Ano ba yan? Wala na akong marinig na balita kung hindi mga korap na opisyalis na gobyerno. Kaya patayan at holdapan. Kaya mga kababayan, maging mapagmasid po tayo sa ating paligid. Talaga namang karumal-dumal ang pangyayari. Andiyan na sa lamesa yung pamasahe mo, pati yung baon, tsaka yung pambili ng sampagita. Maliligo lang ako. Hindi po, Nay. Mga bata, ice candy, oh. Ano pong flavor? Chocolate special yan. Dahan-dahan naman, di kayo mauubusan. Uy, napanood mo yung balita kanina? Yung tungkol sa nangyari kay Alex kagabi? Oo, kawawa nga pala yung nangyari dun, no? Sana mahuli na yung may gawa sa kanya nun. Alam mo, sa palagay ko, ang seguridad ng school ang may kasalanan. Kasi kung inaayos nila yung mga estudyante, edi sana hindi nakalabas sa school si Alex ng maaga, edi sana hindi siya nasa ospital ngayon na kritikal. Kumusta na kaya si Alex? Narinig ko kanina na critical daw ang lagay niya. Dalawin kaya natin siya sa ospital bago tayo umuwi. Ano sa palagay mo, Kiko? Kayo na lang muna siguro. Hindi ako nakapagpaalam kay nanay. Baka kasi pagalitan ako eh. Magandang umaga mga bata. Magstayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipagdasal si Alex. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom is love, who meets me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Kim Beltran, present. Kenneth Heronim, present. Alan Malik, present. Alex Cruz. Kiko Santos. Kiko Santos. Ma'am, present. Alam ko na malungkot ang bawat isa sa inyo sa nangyari kay Alex. Kaya may gagawin tayong activity ngayon. Anong nakikita nyo sa sarili nyo 10 taon mula ngayon? Kenneth, ikaw, anong gusto mo? Doktor po. Ma'am, ako gusto ko makapagpalipad na ako ng eroplano. Imposible mangyari yun, ma'am. Kasi tagal-tagal nyo na naandito. Baka lolo na nga yan, hindi pa nakakapagpalipad ng eroplano eh, di ba? O, tama na yan. Irespeto natin ang pangarap ng bawat isa. Nasa sa inyo naman kung matutupad yan o hindi. Hindi rin po, ma'am. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, ayon sa telebisyon, ang mga mayayaman lang ang pwedeng mangarap. Kaming mahihirap, walang karapatang mangarap. Delikadong panahon ngayon sa labas ng eskwelahan, pero tumakas pa rin siya. Kung di ba naman siya tatanga-tanga? Di naman siguro, kasalanan din ng guardian kung nagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Di naman makakataka si Alex, ang Diyos na ang bahala sa gumawa sa kanya. Oo, alam mo naman dito sa bansa natin, milagro na lang kung mahuli pa ang sospek. Class, bago kayo umuwi, may sasabihin na akong importanteng bagay. Tumawag kanina ang nanay ni Alex. Patay na si Alex.
Uy, si Kiko, oh. Uy, Kiko, tara rito. Kailangan ko nang umuwi, eh. Hinahanap na ako ni Nanay. Tara na, kahit saglit lang. Sige na nga, pero saglit lang, ha. Kiko Santos.